wala ka pang pinakita ka pa din. Ang dami ng pinakita ni Brother Wendell, salita lang ang sayo. All opinions are equal. So ngayon kapatid, meron ka ba, then, mag ano na ito, kadugtong na yung mga katanungan mo. So bago tayo pupunta sa ibang katanungan kapatid, ngayon, magbigay ka muna ng document na yung Revelation chapter 1 verse 10 na mayroong Bible scholar, kahit isa lang. Okay. Na hindi yon Sunday. So kapatid, meron ka? Oo, wala. Meron ka ba na dokumento dyan na yung Revelation chapter 1 verse 10? It refers to Saturday. Meron o wala? Okay, ito yung sagot. Kasi naman, sinundan ko lang yung mga sagot nilang Brother Talibong. Kasi kung makapokus tayo sa isang tema, dapat dulan tayo. Kaya nga aking sinundan yung ginamit niya. Pero balik tayo doon sa ayong punto per punto talaga na tanong. Meron ka ba na dokumento dyan na yung Revelation chapter 1 verse 10? It refers to Saturday. Meron o wala? Okay, ito yung sagot. Kasi naman, sinundan ko lang yung mga sagot nilang Brother Talibong. Kasi kung makapokus tayo sa isang tema, dapat dulan tayo. Kaya nga aking sinundan yung ginamit niya. Pero balik tayo doon sa ayong punto per punto talaga na tanong. Kung maaari sana, pakilagay sana ni Brother Jando. Kasi sabi mo, Brother Gitgano, na yung si Paul sa Acts 17, hindi yun worship. Eh kaya nga, ginamit ko yung version na contemporary English version, Acts 17 to, mabasa talaga, Paul worship, three Sabbath. Nakalagay na dyan worship, three Sabbath. Sige, brother, para matapos ang issue na yan, inaamin mo ba na yung Acts 17 verse 2 ay salungat sa 1 Rev 22? Ano yon? Inaamin mo ba na ang Acts 17 verse 2 ng contemporary English version ay salungat sa 1 Rev 22? Basahin mo na yung mga verse sa Bible. Una ako sagutin yan. Basahin ko muna. Sabi mo kasi nag-worship, di ba? Nag-worship. Ito ang sabi sa 1 Rev 22. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag, sino man, gaya ni Pablo, magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Tapos yung Acts 17 verse 2 mo, nasa loob siya ng sinagoga nag-worship. Paano siya mag-worship sa samahang tiniwalag na pala siya? Paki-explain na. Okay, sagot. Ang John, before ang Acts, John pa muna yan eh. I-reconcile mo. Bigyan mo ng biblical clearance. Paano nangyari na si Apostle Paul is mag-worship sa simbahang tiniwalag na siya? Okay, ang sagot ito. Hindi naman ako nagsabi, binasa ko lang yon sa contemporary English version, Acts 17:2, na Paul worship three Sabbath in synagogue. Let us do it biblically kasi bumabasa ka lang, hindi mo naman ina-analyze yung translation kung tama ba o hindi. So let us, kaya ko nga ipinapaano sa'yo para makita mo kung mali ba ang translation ng contemporary English version. So pinapareconcile ko sa'yo, maaari mo bang ipaliwanag bakit si Pablo mag-worship sa sinagogang piniwalag na siya? Okay, ang sagot ito. Yung pagtitiwalag ni Pablo, hindi naman yon tungkol sa Sabat eh. Yung pagtitiwalag ni Pablo, tungkol yon sa kanyang preach kang Kristo na itong Kristo, ito yung Panginoon. Kaya hindi mo naunawaan, bro, hindi mo naunawaan. Halimbawa, ganito, halimbawa, ha? Ako, SDA ako dati, halimbawa, ganito. Tiniwalag ako. Yeah, ako, hindi ako tiniwalag. Ako yung puso kong malis eh. Tiniwalag ako, halimbawa. Maari ba akong makisali sa inyo, tiniwalag na ako?
Okay, ang sagot sagutin ito. Mo nga, halimbawa ganito, may deklarasyon na ang buong okay simbahan. Dahil si Johnny Do malikot, makulit, ititiwalag natin to. Nagtuturo siya ng ibang aral, halimbawa ganito, si Johnny Do sa SDA nagtuturo ng ibang aral. So ang deklarasyon ng head pastor, tiwalag. Tanong, makakabalik ba ako pag samba kasama nyo na patuloy ko ituturo yung aral na dahil lang tiniwalag ako? Ang sagot ito, hindi ka naman si Pablo eh. Yung sa accident ito, hindi yan ang issue, bro. Hindi yan ang issue. Nagbigay lang ako ng example. Halimbawa, ganito. Analogy lang yun, kapatid. Analogy yung tawag doon. Para makuha mo. O, para makuha mo yung punto ni Father Darwin eh. Ito, member ako ng SDA. At dahil natuturo ako ng salungat sa turo ng SDA, ititiwalag ako. Pag tiniwalag na ako, maaari ba ako makabalik at sumamba kasama nyo, gayong meron ng hatol na tiwalag na ako. Yes, Sir Doro, kapatid, ang sagot. Parang nag-mute siya, Father. Teka, parang nag-mute siya. Wala yung signal siguro. Wala. As to unmute, bro. Bro, as to unmute, bro. Bro, Warren, as to unmute. Nawala signal niya. Yan, gusto ko ipaano yun, palinaw niya yun kasi parang naka-stick lang siya sa nabasa ko eh, letra po letra eh, parang gano'n na siya eh. Nakapasok na ba? Hindi mabasa, hindi niya tatanggapin. Si Father, nagtatanong, hindi niya tinatanggap ang ginagawa niya, nire-rebat niya yung paliwanag ni Brother Wendell, hindi niya sumasagot, nire-rebat lang niya. So gusto ko pasagutin si Brother Warren para ma-move na tayo kasi hindi siya makasagot eh kasi ginagamit niya yung contemporary English version. So para makapagpatuloy na tayo, andyan na siya, nakabalik na. Aston mute po, Bro Warren. Nawala yung signal. Si Brother Warren, balikan ni Brother Warren. Brother Warren? Bro, pa-unmute po. Halata naman sa expression ni Brother Warren na medyo nalito na siya sa mga mga sagot logical niya. Questions. Halata na sa mukha eh. So, yun. Dapat i-unmute na lang para makapag-proceed tayo sa next question. Hindi tayo makapag-proceed. May tatanong pa ako. Ayaw niya. Gagawa siya ng question. Ganito lang. Brother Warren, unmute po. Click unmute po sa screen. Yes, okay, Renora, okay. Brother Warren. Okay na bro. Wala hindi kasi tayo makapag-move eh. Kung rebat ka ng rebat. Yes or no lang. Then, okay. Sandali lang. Kaya nga kasinundan ko lang yung mga sagot kasi kung ito ay may tema tayo, may focus tayo na subject, doon tayo lang. Kaya lang, okay. Iba-iba ang sagot. Kaya akin din namang sundan yun. Ito brother, oh, kasi kung rebat ka ng rebat, yung mga katanungan sa iyo, hindi mo masasagot yun. Kasi, bago ka mag-rebat, kapatid, ito na lang. Sagutin mo muna. Be faithful lang sa sagot. Be faithful lang. Alam mo ba, kapatid, kapag wala kaming referensya, sasabihin namin, wala kaming dala dito. No, para ba authentic yung presentation natin? No. Correct. Kapag, yun po, magindoong talakayan po ito eh. Hindi namin ginagawa ang mga referensya na kumukuha lang kami na ayon sa amin. Kahit hindi yan na ayon sa amin, kapag yan po ang katotohanan, wala kaming magawa. Tatanggapin namin. Ngayon okay. Kapatid, para tayo proceed. Patuloy kayo mag-create ng mga question na hindi mo pa nasagot yung main question ni Brother Wendell, no, sa Bro Press. So, yes or no lang. Ngayon, magbigay ka na ng mga argumento mo. Una, klarong-klaro, paano ba makapag-worship kung itiwalag ka na? Tiniwalag ka na. Okay, inaamin din niya ni Apostle Pablo Father na talagang iniwan niya ang SD, ang relihiyon ng mga Hudyo. Babasahin ko po muna ha para pagdagdag lang ng reference at sabi ni Apostle Pablo. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it. Ito maliwanag to na iba ang Judaism, iba ang Church of God. Yung nasa Judaism pa siya, pinipersecute na ang Church of God.
Ngayon, si Apostle Pablo is apostle ng Church of God. Paul, an apostle of the Church Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the Church of God which is at Corinth. So inamin ni San Pablo dito na iniwan ng Judaism at sumali siya doon sa iglesia na kanyang pinipersecute. O ngayon, eto ngayon. So gusto kong bigyan mo ng paliwanag to kasi parang nakatain ka lang doon sa version na yan dahil letra for letra mong nabasa. So okay, gusto kong bigyan mo ng biblical na explanation bakit si Apostle Pablo magwe-worship kasama ng mga Hudiyong tiniwalag na siya. Kasi ang tanong ni Father kanina, may magbabasa ba sa Biblia na ang mga Christians, hindi Judaism ha, ang Christians na nagagather sa seventh day of the week to worship Christians na nagagather. To worship Christ. To worship Christ, hindi yung... Not to worship Yahweh. Oh. Not to worship Christ alone. Mm. But the whole... So, yun ang tanong niya kasi kanina. Godhead. Kaso lang okay. hindi masagot-sagot kasi doon ka naka-stick sa contemporary English version. Kaya para makamove na tayo, maaari mo bang sabutin biblically na may matibay na din sa Biblia, bakit mag-worship si San Pablo kasama ng Judaism gayong tiniwalag na siya? Okay, ito yung sagot, Brother Jando. Una-una, binasa ko lamang yung nasa Acts 17:2. Una-una, binasa ko lang yun. Yung tanong mo, bakit ito yun? Halimbawa ito. Dito sa Lucas 4, versikulo 16 hangtod sa 30, panahon ito ni Kristo eh. Nga si Kristo pumunta sa Nazareth, doon may sinaguga doon, at pagkatapos nito, mayroong nangyari dito, pinalayas ito sinaguga. Pero sa ibang lungsod naman sa Galilea, may sinaguga din naman doon. Dito, Lucas 4:31, unya miadto si Jesus sa Capernaum o sa karungso sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tao, sa adlaw na brother Warren, lumalayo ka. Hindi naman siya nagsimba. Ang issue is after Pentecost, hindi yung panahon pa ni Kristo. Dili, yung tanong mo. Yung Lucas 4, hindi pa siya nakapagtatag ng iglesia dyan. Ang pagtatatag niya ng iglesia sa Lucas, nasa 9. Lucas 9, hindi Lucas 4. So sa Lucas 4, wala pa yung iglesia ang tinayo niya. Hindi pa siya nagsabi, itatayo ko ang ating iglesia. Sa Lucas 9 niya sasabihin yun. Ngayon dito tayo sa tanong ni Brother Darwin, ahead ng Pentecost. Pakisagot lang. Yes, okay lang kapatid. Okay, yung tanong mo kasi ba dyan, Brother Jan, yes, bakit si Pablo sumamba pa sa Sabat, itiniwalag na siya. Ito, example ito na hindi lang yung sinaguga, hindi lang yung iisa eh. Kaya nga, binasa ko lang yung Acts 17:2 na nagsabi doon na si Apostol Pablo, three Sabat, worship in the synagogue. So hindi ko yun... Therefore, meron yes. pa mga tiwalag sa inyo na patuloy pa nagsamba ngayon. Sa ibang lugar, siyempre doon. Sa inyo ba? Sa inyong meron simbahan ngayon? Sa inyong simbahan ngayon? Na tiniwalag kasi... ninyo. Sagutin mo ako. Lang diretsahan okay. kapatid. Huwag kang paligoy-ligoy. Parang si Parba eh. Huwag kang paligoy. Sabihin mo ang katotohanan. Meron ka bang mga tiwalag ngayon na kasama mo? Na patuloy pang kasama mo ngayon. Sumasamba sa simbahan pa rin. Ito, practical na ito ha. Uh-huh. Ibibigay na namin sa iyong konteksto. Dahil bawal na ang konteksto natin kapag pupunta na tayo doon sa Biblia. Ma-out of context tayo. Ngayon, sa personal nyo na experience, meron ba kayong membro na tiniwalag at hanggang ngayon sumasamba pa sa Seventh-day Adventist? Ang sagot ito. Oo, wala. Okay. Kaya nga, pasagutin mo ako, Brother Gitgano. Kaya pasagutin mo ako. Ito yung sagot. Kung dito sa aming church, sa Linamon, kung may tiwalag dito, siyempre, demokrasya dito, makapasok naman siya kahit tiwalag siya. Pero kung sa ibang lugar, doon siya pumunta, makasimba siya. Kahit dito, may tiwalag dito, makasimba din naman eh. So, sa inyong simbahan ngayon, merong tiwalag na nagsisimba pa.
Tama, kasi kasi hindi naman ito INC eh. Kung INC ito, talagang hindi na talaga makaano, baka makasimba. Magkapangalan ka kahit isa. Sino? Ah, dito sa amin? Sino? Okay, dito sa amin. Okay, dito sa amin, mayroon tiwalag dito. Ang una, ang pangalan nito si Brother Noel. Ay, hindi ko sumasamba na yon. Sumasamba pa sa inyo ngayon, sa iyong simbahan. Oh, kasi kasi bukas naman dito ang church eh. Kahit may tiwalag dito. Pero yan dito, ba ang official na doktrina ninyo na ang tiwalag pwede pang makasamba sa inyo? Yan ba ang official na pwede, turo ninyo? Pwede siya. Okay, okay. Mayroon itong church manual na nagsabi na kahit discipline siya or under siya sa disciplinary action. Hindi disciplinary action ng tiwalag, bro. Tiwalag tinatanggap or discipleship na namin, bro. Asa okay. Saan? Okay. Sa manual? Kahit disfellowship siya, pwede siya makasamba pero hindi siya makaparticipate sa mga programa. So meron siya. Yun. Hindi siya makaparticipate. Ito tayo ngayon. Yung Sabbath worship ba, hindi ba yung programa sa sinagoga o simbahan ng Judaism? Kung doon tayo sa kang Apostol Pablo, okay? Kung doon tayo sa kang Apostol Pablo, kung yung John 9:22 na tinawalag siya, eh bakit sa Acts 17:2 eh mayroon pa sinaguga doon na eh kasi ginamit mo yung John 9:22 eh nga ang si John 9:22 hindi si Pablo tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon lahat yung ina nung bulag na pinagaling ni Kristo. Tinatanong nila yung ina, hindi makasagot ng diretso. Bro. So therefore, bro, hindi na talaga sa karaniwan na practice ba? Hindi na talaga kasali. Pwede siya sasali, pero hindi na talaga considered as member. Oh, yan. May tanong ako pala. Oh, yan. Teka muna, bro. Atin, dahil hindi pa makuha natin ang isang punto eh. So, bro, sagutin mo. So, aaminin mo ba yung tiwalag, hindi na member? Sa ngayon, talagang tiwalag siya pero makasamba siya kaya lang hindi siya magka-participate. Pero yung sa panahon sa mga apostol, kahit tiwalag sila, eh kaya nga may nabasa pa tayo na nakapasok pa sila buga at nagsimba pa doon. Sige. The next question is, ang kasama niya ba doon sa loob mga Kristiyano? Ang sagot ito, yung sa Acts 17:2 una-una si Pablo yon at yung mga Hudyo, kasama niya? Yun ba ay, mga Kristiyano ba kasama niya doon? Sandali lang. Kasi sa Acts 11:26, yung mga Hudyo na mga apostol. Brother, malayo na yung Brother, excuse me, malayo na yung yes or no. Acts 11:26. Ang tanong ko si ni Father, meron ka ba mababasa na after Pentecost, yung mga Christian na gather sa 7th day of the week, yun ang mga Christian na gather. Doon sa ginamit mong Acts chapter 17, mga Kristiyano ba kasama ni Pablo doon? Ang sagot ito, si Pablo o sa ka-apostol. Hindi. Hindi ko tinatanong brother kung si Apostol Pablo Kristiyano ba. Sandali lang. Sige. Wala na tayong time. Acts 11:26, yung mga apostol tinatawag na Kristiyanos. Sa Acts 17:2, si Pablo, Hudyo, Kristiyanos. Eh kaya, yun, mayroon mga malayo, na Kristiyanos. Totoo naman na Kristiyano si San Pablo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. Our lives to the Lord of eternity.